itutuloy na natin ang ating kwento, mga idol. Nagsitayuan na ang mga nanonood doon sa laban. Nagsisigawan na ang mga ito. At ngayon, mas pinapaboran na nila itong si Dr. Maki. Gusto din kasi ng mga taong ito na makitang matalo ang pinakamalakas sa buong mundo. O kahit makita man lamang nilang nasasaktan ito at nahihirapan. Ngunit hindi na mailagan pa ni Dr. Maki ang rumaragasang suntok ng kaliwang kamay nitong si Maestro. Kasabay din doon, nakasunod agad ang isang sipa pa nito na halos lamang na magkasabay na tumama sa panga nitong si Dr. Maki at doon sa kanyang punong tainga. Suntok ang tumama sa kanyang panga at sipa naman ang tumama sa kanyang punong tainga. Pagkatama nito, agad na naramdaman ng doktor na nagdilim ang kanyang buong paningin. Tumimbuwang itong si Dr. Maki at umaangat pa nga ng ilang pulgada ang kanyang mga paa sa luna. Tumilapon ito at tumama doon sa mga lubid na nakapalibot doon sa luna. Naputol pa nga ang isa sa mga lubid at kamuntikan pang mahulog sa ilog itong si Dr. Maki. Ilang sandali, tuluyan na itong nahulog sa luna. Napatayo si Nabadong, Busbitoy at itong si Bunit. Napakalakas at napakabilis ng ginawang counter na atake nitong si Maestro. Kahit nga si Nabunit, lalong-lalo na ang mga taong nanonood, hindi nila makita kung saan tumama ang suntok na iyon at sipa ni Maestro. Wika nitong si Tiger. Nang magkaharap kami ni Maestro, ilang beses din akong tinamaan sa estilo niyang iyan. Mas mabilis pa sa bala ang kanyang mga pag-atake na kahit ako, nabihasa na ako sa lahat ng mga estilo sa pakikipaglaban. Hirap akong makita at mailagan ang mga ataking iyon ni Maestro. Wala na. Hindi na yan makakatayo pa. Ang wika naman itong si Taramak. Wika naman itong si Busbitoy. Dr. Maki, sumuko ka na lamang. Hindi mo matatalo ang halimaw na iyan. Sapat na ang naipakita mo. Ang tumagal kay Maestro ay napaka-imposible. Kaya alam kong may mga nagkaka-interes na sa galing mo. Ngunit walang dahilan para lumaban ka pa. Mapahamak ka lamang. Sobrang nag-alala na kasi itong si Busbitoy sa doktor. Kakaiba ang lakas ng ataking iyon nitong si Maestro. Kita nilang tumilapon ito ng ilang metro. Hindi makapagsalita itong si Badong. Naniniwala pa siya sa kakayahan nitong si Maki. Ngunit sa nakikita niya, mukhang lubha na itong nasaktan. Hindi na gumagalaw itong si Dr. Maki. Nawalan na ito ng malay. Kaya tumalikod na itong si Maestro. Wika nito. Tulad ng sabi mo, Papa Roman, hindi ko papatayin ang isang ito. At naglalakad na ito palabas ng luna. At ang referee naman, pumasok agad ito doon para tingnan agad ang kalagayan nitong si Dr. Maki at maitanghal kung sino ang nananalo sa laban. Ngunit ilang sandali lamang, nagbalik agad ang malay nitong si Dr. Maki. Dahan-dahan na itong gumalaw at pilit na tumayo. Kaya nagsigawan muli ang mga taong nanonood. Nagpalakpakan ang mga ito. Muling sabi ni Busbitoy, Dr. Maki, tama na iyan. Huwag ka nang lumaban pa. Ngunit nang makalapit ang referee, itinulak ito ni Dr. Maki. Wika ng doktor. Hindi pa ako tapos. Nakakatayo pa ako at kaya ko pang lumaban. Sa mga pagkakataon na iyon, napatigil na sa paglalakad itong si Maestro. Nagulat din ito nang marinig ang mga sigawan ng mga tao. Kaya nang lumingon ito sa kinaroroonan ni Dr. Maki, nakita niyang nakatayo na ang doktor. Ngunit alanganin pa ang mga tindig nito. May mga dugo na ang nagsilabasan sa kanyang tainga, bibig at ilong. Pakiramdam nga nitong si Dr. Maki, nabasag ang kanyang panga at may nasira sa kanyang buto, sa kanyang punong tainga. Tunay ngang halimaw ang kanyang katapat ngayon. Tunay ngang ito
ang numero uno sa mundo ng grappling. Ngunit hanggang mahininga pa siya at kaya pang maigalaw ang kanyang mga paa at mga kamay, hinding-hindi siya susuko. Dito, mas lalong napabilib ang mga nanonood kay Dr. Maki. Pati ang mga namamahala sa organisasyon na iyon, napabilib ng sobra sa doktor. Pangalawang bisis na may nakakatagal ng ganito kay maestro. Una ay itong si Tiger nang maglaban ang dalawa, at ito ngayon, wika nitong si Badong. Maki, hindi mo na kaya. Malaki ang pinsala mo sa iyong katawan. Huwag ka nang lumaban. Pakiusap. Ngayon pa nakaramdam ng ganong pag-alala itong si Badong. Bilib siya sa determinasyon nitong si Dr. Maki. Ngunit alam niyang wala na itong kalaban-laban ngayon sa lakas ng kaharap nito. Napagtanto na nila ni Badong at Bunit na kakaiba nga ang labanan dito sa Class A. Napakalakas ang mga mandirigma sa hanay na ito. Wika naman nitong si Tatay Mac. Nako, hindi ka na lang sana tumayo, bata. Itong si Roman, agad na umalis ito doon sa gilid ng luna. Nababasa na niya ang iniisip ng kanyang anak. Pumunta na ito doon sa mga kasamahang namamahala sa organisasyon na ito. Kailangan na pigilan nila itong si maestro. Alam ni Roman na papatayin na ng kanyang anak ang doktor. Habang itong si maestro, wika din ito. Pinagbigyan na kita ng isang pagkakataon para mabuhay, doktor. Ngunit tumayo ka pa rin. Sa bagay, hindi maikaila na malakas ka nga. Ngunit mukhang napahiya na ako sa mga taong nandirito. Pangalawa ka ngayon sa mga nakakatagal sa akin. Ngunit tatapusin ko ngayon ang iyong buhay. At pagkatapos, pumihit itong si maestro at tumakbo ng napakabilis papasugod uli kay Dr. Maki. Nang makita ito ng doktor, agad na nakadipa ang kanyang dalawang kamay at nakabukas ang mga palad habang nasa unahan ang isang paa. Yumuko ito at pumikit. Wika agad nitong si Tata Mac. Aba, gumagamit din pala ang doktor na ito sa estilong Tai Chi. Ngunit itong si maestro, wala na itong pakialam pa kung anong klaseng estilong pakikipaglaban ang gagamitin ng kanyang kalaban ngayon. Ang nasa kanyang isip, napatagal na ang laban nila. Papatayin na niya ang doktor. Nang makalapit na itong si maestro, nagpakawala agad ito ng maraming mga suntok punteriya sa mga mahihinang parte ng katawan ni Dr. Maki. Napakalakas at napakabilis ang mga binitiwan nitong suntok. Ngunit sa isang iglap, biglang umikot ang katawan ng doktor habang sinasangga ang mga suntok nito. Kung mabilis ang pag-atake ni maestro, ganon din kabilis ang mga ginagawang galaw nitong si Dr. Maki na parang sumasayaw. Kahit isa walang tumama sa mga suntok ni maestro. Mas lalong umingay ang mga sigawan. Nagpalakpakan na ang lahat dahil sa ganda ng labanan. Ang inaakala nila na isang mabilisang katapusan ang laban na iyon ay nagkakamali ang mga ito. Isang mataas na antas na ngayon, nakaalaman sa mga pakikipaglaban ang ginamit nitong si Dr. Maki. Sa maraming suntok nitong si maestro, kahit the place, walang tumama. Napahawak na itong si Bunit kay Badong. Wika nito. Napakagaling pala ni Maki, Badong. Ngayon ko nakita ang estilong ito. Napatulala din itong si Badong sa kanyang nakita. Wika pa nga nitong si Tata Mac. Iyan ang Tai Chi technique. 64 pound technique ang kanyang ginamit. At kahit na bala ng baril, kayang iwasan ng dipinsang iyan. Bihasa pala ang doktor na ito sa ganyang pamamaraan. Maaring pinag-aralan niya ito sa napakaraming mga taon. Sagot naman itong si Tiger. Magkatulad kayo ng ginagamit na estilo, Tata Mac. Ngunit mas malala nga lamang ang sa iyo
dahil kaya mo nang gamitin ang labis sa pinakamataas na antas. Ano ang mga sumunod na mangyayari ngayon, Tatamak? Tiger, ang 64 pound technique ay hindi lamang puro depinsa dahil mayroon din itong pamatay na opinsa. At tama nga itong si Tatamak dahil ilang sandali pa umabanti na itong si Maki at nagpakawala na ito ng pagrapido gamit ang mga palad. Puntirian itong wasakin ang mga malalaking ugat sa katawan nitong si Maestro na nagbigay sa kanya ng ibayong lakas at bilis. Sunod-sunod na tinamaan ni Dr. Maki itong si Maestro sa iba't ibang parte ng katawan. Napasigaw na itong si Bunit at Busbitoy. Nakita kasi nilang parang hinahambalos na ang katawan nitong si Maestro sa mga tama na iyon galing sa mga atake kay Dr. Maki. Ang ibang mga fighter na nanonood sa laban na iyon, hindi makapaniwala ang mga ito. Isang baguhan at nasa klase pa lamang habang mayroon pa lamang itong isang panalo na gawa nitong makatagal kay Maestro. At ngayon, tinatamaan pa nito ng mga malalakas na pag-atake ang pinakamalakas sa mundo ng grappling. Napatulala pa nga itong si Roman nang makita ang mga eksinang iyon. Ilang sandali pa, natapos na ni Maki ang teknik na iyon. Sa tingin niya, hindi na makakalaban pa ang kanyang kalaban. Sa dami ng kanyang mga ipinatama na atake at tinamaan ang mga malalaking ugat ni Maestro sa buong katawan, imposibleng makakatayo pa ito. Wala ng lakas nang natira itong si Dr. Maki. Nagamit na niya ang lahat na nalalabing lakas sa estilong iyon. Ngayon, naipakita na niya sa lahat kung gaano siya kagaling. Lumingon pa nga ito kay Badong at Bunit at ngumiti. Parang ipinakita ng doktor doon sa kanyang mga kaibigan na nabibilang din siya sa mga kakatakutan sa mundo ng grappling. Napakaingay ng mga sigawan ng mga taong nanonood. Unang bisis na nakita nilang lubhang nasaktan itong si Maestro. Nasaktan man ito sa laban nila ni Tiger, ngunit hindi ganito katindi. Masayang masaya ang mga ito na makitang matatalo ang pinakamabangis sa mundo ng grappling at pinakawalang awa. Habang itong si Maestro, para itong tinibag na saging na babagsak na sana. Ngunit sa isang iglap, naitukod nito ang isang tuhod sa luna habang itinukod na nito ang dalawang mga kamay. Duguan na ito, may mga dugo na ang lumabas sa kanyang bibig, tinga at ilong. Ramdam din niyang nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa pinsala sa kanyang mga ugat. Ngunit isa nga sa kanyang mga kakayahan ang mapagaling agad ang anumang pinsala na matatanggap. Hindi ito tatawagin ng Maestro kung wala itong kakayahan na mas angat sa karamihan. Hindi alam ni Maestro kung bakit nagkaroon siya ng ganong klaseng kakayahan. Ngunit nagpapasalamat ito dahil nagagamit niya ito ngayon sa mga matinding bakbakan na tulad sa ganito. Napatigil sa hiyawan ang lahat ng mga taong nanonood, pati si Nabadong at Busbitoy. Wika nitong si Tatamak. Isang halimaw talaga ang taong iyan, Tiger. Wala pang nakakaligtas sa estilong ginamit na iyon ng doktor. Perpekto niya itong naipatama. Ngunit ayan, papatayo na naman ang anak ni Roman. Hindi na tao ang isang iyan, isa ng diablo. Napabaling ang tingin itong si Dr. Maki. Gulat na gulat din ito nang makitang nakatayong muli itong si Maestro. Hindi ka panipaniwala na nakayanan ito ang kanyang ginawang matinding pag-atake. Wala na siyang nalalabi pang lakas. Kaya ngayon, tanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Wika naman itong si Maestro. Sinagad mo na ang lakas ko, Doktor. Ang buong akala ko na ikalawa ka sa mga mandirigmang nakakatagal sa akin. Ngunit ikaw pa ang unang nakapagbigay sa akin ng unang pinsala at pagbayaran mo ito ngayon ng iyong buhay.
Biglang umangat itong si Maestro at isang pagtuhod ang pinatama sa panga nitong si Dr. Maki. Napaangat pa sa luna ang mga paa ng doktor dahil sa sobrang lakas, at bago pa ito bumagsak sa luna, isang pagsiko pa ang pinakawalan ng kanyang kalaban na tumama sa ulo ng doktor. Nayanig ang buong katawan nito, at bago pa nga ito bumagsak sa luna, muli itong nawalan ng malay sa lakas ng ataking iyon. At kasabay ng pagbulagda ng katawan nito sa luna, ibinagsak pa ni Maestro ang kanyang tuhod sa dibdib ng doktor. Bumulwak agad ang dugo galing sa bibig ni Dr. Maki. Nababali na ang mga buto nito sa dibdib at tagiliran dahil sa lakas ng pag-ataking iyon. Kitang-kita nila ni Badong ang nangyayari kay Dr. Maki. Alam nilang namimiligro na ngayon ang buhay ng kanilang kaibigan. Hindi pa tapos itong si Maestro. Kahit na hindi na gumagalaw itong si Dr. Maki, binitbit pa niya ito at muling sinuntok sa tagiliran. Muling nakita nila ang pagbulwak ng dugo sa bibig ni Dr. Maki. Napasigaw na itong si Busbitoy. Tinawag nito ang pangalan ni Roman na dapat nang itigil ang laban. Natatakot din ang referee na pigilan itong si Maestro. Pati sina Tatamak at Tiger, tumalon agad ang dalawa doon sa kanilang kinaupuan para tumulong ang mga ito sa pagpigil sa nagwawalang halimaw. Muling binitbit ni Maestro itong si Maki at planong suntukin na ito sa sentido para matuluyan na. Nagpakawala ito ng isang napakalakas na pamatay na suntok, at ilang sandali pa, biglang may sumangga sa suntok na iyon na mga braso habang may humablot sa katawan ni Dr. Maki. Sinangga ni Badong ang suntok na iyon at hinablot naman ni Bunit ang katawan ni Dr. Maki galing sa pagkakahawak nitong si Maestro. Gulat na gulat ang halimaw. Hindi nito inaasahan na ganon kabilis na punta doon sa loob ng luna ang dalawang magkaibigan na sina Badong at Bunit. Isang paikot na sipa ang pinakawalan nitong si Badong. Ngunit agad na napapaatras itong si Maestro at nakailag. Nilukuba na ng galit ang buong katauhan nitong si Badong. Hindi na kayanan na makita ang kaibigan na nasa bingit na ng kamatayan. May luha pa nga ito sa mga mata. Nagkagulo agad doon sa loob ng luna dahil pumasok na din doon ang grupo nitong si Roman na may dalang mga baril. Sumigaw na itong si Roman doon sa tainga ni Maestro. Pinahinahon niya ito at pinatigil. Dahil sa ginawa nito, baka mapatalsik pa siya sa kanyang pwesto. Kaya napatigil sa pagwawala ang anak nito habang napayuko. Pumagitna na din doon ang mga namamahala sa laban na iyon at pinakalma ang lahat. Nandoon din itong si Tony. Wika nitong si Tony kay Badong. Relax ka lang, kaibigan. Nasa mundo ka ng grappling, kaya normal lamang na makakita ka ng ganun. Ako ang kalaban mo, kaya huwag mong gamitin sa iba ang lakas mo ngayon. At napapangiti ito habang nakatitig kay Badong. Nagkatitigan ang dalawa, at pagkatapos, para maituloy na ang laban, pinalabas na muna ang lahat doon sa loob ng luna. Dali-dali nilang tinulungan itong si Dr. Maki. Wika ng namamahalang doktor sa laban na iyon na kailangan itong dalhin agad doon sa ospital dahil lubhang delikado ang mga pinsalang natamo nito sa katawan, habang itong si Roman dinala agad ang anak doon sa kanilang itinayong tent doon sa kakahuyan. Habang ang mga namamahala doon sa bakbakan na iyon, agad na nagpupulong ang mga ito. Kasama sa mga ito ang Pierce Brothers, at napagpasiyahan na ituloy na ang huling laban.